So, ayun na nga guys, no. Tapos na kami maglaro nitong Cluedo, the classic mystery game. And for now, we're going to do a detailed review on this product, guys. And I will explain to you kung ano yung naintindihan ko sa games na to or kung paano siya laruin. Ganon. So, first one, let's talk about the packaging of this product. So, when you purchase this one, guys, nakasilang siya sa isang plastic cover, ganon. So, hindi mo siya basta-basta match-check doon sa bibilhan mo, hindi mo siya pwedeng tingnan, ganon. So, hindi mo alam kung ano talaga yung nasa loob. Kasi nakaseal talaga siya ng bonggang-bongga. So, you will be assured na walang kulang na pieces is because na-open siya or na-check siya ng ibang tao or kinuha or whatever because super seal niya, guys. So, ganito lang yung itsura niya, guys. Yon, di ba? Super nice. This one is yung parang title nila. And this one is the character, guys, sa game na to. So, this is just a simple box, guys, na parang cardboard, ganon. So, ito yung makikita mo sa harap. Ganyan yung makikita mo, guys, sa side na to. Dito naman sa side na to, guys, is makikita mo yung mga information about this product. And then, meron din namang Cluedo dito. And then, dito naman is parang Cluedo ulit. Yan, ganyan yung packaging na, guys. Very simple, nothing special. So, dito naman, meron ding Cluedo. And at the back of this, guys, ayan. So, makikita mo dito yung parang, like, ano yung itsura niya kapag kinuha mo na siya sa box. Yung parang game board talaga niya. Now, let's go sa laman naman ng package nito. So, ito yung magiging laman niya, guys. Actually, this is mine. Wala po silang pencil or ballpen na included sa game na to. Kailangan mo ng pencils, guys, or ballpen kasi magsusulat ka dito sa parang sheet na to. So, ito yung itsura ng mystery sheet, guys. So, you open mo to, guys. Parang ganyan lang siya kapag in-open mo. Dito nakalagay, guys, yung mga information ng characters. Ganun lang. So, simple box lang siya, guys. Walang special. So, nakalagay lang siya dyan na parang box. Ewan ko kung purpose nito. Siguro para ma-flatten lang yung like ibabaw para mas maganda kapag tinakpan siya ng kahon or what. Tapos, pag open nito, guys, meron kang makikita na parang user manual. So, dito mo makikita yung mga rules and regulations on how to play this game. And we also have here, guys, like a board. Watch your illustration board na block. But when you rub your hand, guys, no worries kasi wala namang block na matatransfer. At first, guys, I was so shocked kasi para siyang, oh my God, sabi ko, defective ba to? So, parang natural na talaga siyang parang ginanito. So, kapag hindi siya nakakat, guys, mahihirapan ka kapag tinuog mo siya ng bonggang-bongga. So, eto na yung magiging itsura ng board game nyo, guys. Ayan. So, sa portion dito, guys, is ito yung kitchen. As you can see, dito sa start, dyan mo ilalagay yung mga figures mo, guys. This one is color pink, and color pink is for Dr. Orchid. Ganyan. So, for Dr. Orchid. Dito naman, guys, is color green. So, kapag nag-start yung game, guys, so dito na i-place yung, like, tao. Tao na choice mo, ganun. Kapag dito mo nilagay, guys, kapag nag-roll ka ng dice, as you can see, meron siyang parang mga lines, or parang small tiles. So, kapag nag-roll ka ng dice, ganun, mag-count ka lang kung, for example, 10 dice yung na-roll mo. So, dito, like, dito ka mag-start. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ganun. Pwede kang pumunta kahit saan, like, ganyan, straight line, ganyan, or pa-zigzag, or pa-ganito naman sa side or straight. But, bawal diagonal, guys. So, hindi ka pwedeng pa-slanting yung pag-up mo, like, 1, 2, 3, ganun. Hindi, bawal yun. Tapos, straight, and then pa-side lang. As you can see, meron siyang parang a door dito, guys. So, meaning kapag nandito ka na, then you step in here. So, pupunta ka na dito sa room na to, which is the ballroom. And this one, guys, is meron siyang parang secret passage to study. So, pwede kang pumunta dyan, guys. At kapag pumunta ka dyan, papupunta ka na dito sa study na area. Ayan, ito yung study. So, ito din, guys, sa study, meron din siyang secret passage papunta sa kitchen, diba? So, this one is kitchen. So, these two, guys, are connected to each other. Meron silang mga secret passage na nagaganap. Now, let's go to mga tools or instruments or equipments included sa product na to, guys. So, we have here a total of 50 cards. I think we have like 29 clue cards. So, malalaman mo, guys, kung clue cards yon kasi yung design niya is parang may ganyan. Parang may magnifying glass. So, kapag ganito yung nasa likod, guys, this is a clue card. So, ano ba yung nasa clue card, guys? So, ito yung example ng clue card. Ganyan. And then, we also have here, like, 6 cards para sa mga tao.
or mga characters or suspects, and we have 9 para sa places. So ito yung mga places, guys. Kitchen, ballroom, and this one is sa mga tao, and this one, guys, is mga weapon na ginamit sa pagpatay sa victim, and this one is an envelope, case envelope. Dito mo yung lalagay yung parang huhulaan nyo, ganyan. Pipili kayo ng 3 cards, tapos ilalagay nyo dito, tapos huhulaan nyo. So, parang ganun. And then, we have here like a 6 miniature ng mga tao-tao. At first, guys, I was so disappointed kasi this one is not that strong or parang simple plastic lang siya, guys. Kasi parang feel ko parang madali itong masira or mabali or what, ganun, diba? So, I hope na parang ginawat nila itong mas solid or mas cute tingnan, ganun, whatever. So, we have here 6 na mga miniature, guys. So, ito yung mga tao. And then we have here a dice, guys. So, iro-roll mo tong dalawang dice. And we have here a mummifying na parang logo here. Tapos kapag ito yung lumabas, guys, sa pag-roll mo ng dice, so this one is counted as 1. Tapos bubulot ka ng clue cards. So, yun lang yun. Tapos we also have here like 6 miniature ng mga instruments na ginamit sa pagpatay, guys. So cute. Ito, wala akong problema dito because it looks so classy. It looks so cute. I think this one is a metal. It's not a plastic. Ay, yung parang ginamito rin nila, yung mga tao, yung kagaya sa weapons na parang, parang mas strong tingnan or parang mas, ano ba, parang mas matibay tingnan. Now, let us proceed, guys, on how are we going to play this game. So, first, sa setup muna. So, of course, ilalatag mo muna yung board mo, guys. Ayan. Tapos, sabi dito, guys, na place all 6 tokens on their namespaces around the game board. All tokens must be on the game board even if there aren't 6 players, then choose characters. So, sabi dito, guys, ilatag niyo daw yung mga miniature or mga characters dun sa designated area niya. So, this one is color pink, right? So, you put it in a color pink na parang corner, ganito. Dito ko siya ilalagay sa color pink. And then, this one is color green, so ilalagay ko sa color green. Sabi dito kasi, even though hindi 6 players yung naglalaro, ilalatag mo daw lahat yung miniature. But for me lang ha, kung dalawa lang yung players, dalawa lang yung ilalatag ko kasi hindi naman to like helpful sa yung paglalaro, di ba? Parang design-design lang na meron kang mga miniature all over the game board. So parang ganun. So sabi nandito, guys, place all the weapons in separate random rooms. So ito mga weapons, guys, i-place mo to like in any room na gusto mong puntahan. Ganun. So actually, guys, this one is not that helpful for me again kasi parang it doesn't have any big impact or rule sa game na to. Parang it serves as a design lang. So parang ganun. And then the third one is separate the 29 clue cards from the other cards. So, i-separate mo yung clue cards, guys. Huwag mo silang ipagsali yung clue card dito sa hindi clue card. So, malalaman mo again kapag clue card. Ito yung clue card kasi meron siyang magnifying glass. Ito yung hindi clue card. Iba yung design nila sa likod. So, i-separate mo sila, guys. So, kapag i-separate mo na siya, guys, ganyan, isa-shuffle mo siya ng bonggang-bongga. So, you shuffle it and then leave it face down by the game board. So, dyan ko lang ilalagay yung clue card. And then, separate the 3 other characters into decks. Characters, weapons, and rooms. Then, shuffle each deck and place it face down. So, eto guys, separate mo muna. So, this one is like a character, diba? So, separate mo dyan. And this one is a place. And this one is a weapon, diba? So, separate mo muna, guys. Separate mo lahat. And then, you shuffle it. You shuffle it. Okay? Shuffle. And then, you put it like that, like face it downwards, parang kagaya nitong sa clue card. And then afterwards, take the top card from each and slip them carefully into the case file envelope so no one sees. So using the case file envelope, guys, ito yung case file envelope, diba? May question mark. So kukuha ka, guys, kung ano yung nasa on top. Actually, it's not necessary kung ano yung nasa on top, guys, kasi nung naglaro kami, pinabulot lang namin kung saan yung card, so so, pwede kami pumili dito or whatever, but it says here, nasa on top daw, kukunin. But for me, it's your game board, so I think you can like amend the rules or whatever. Anyway, let's follow what it says here in the book. So, for simplicity na lang, diba? So, you get what is on top, guys, tapos ilagay mo siya dito sa case file. And be very careful, guys, na hindi siya makita ng any players. Kasi magiging boring na yung game kapag di ba makita. So now, the envelope contains 3 cards that answers the questions who did it, with which weapon, and where.
there is the murder mystery you need to solve. So, ito yung kailangan i-guess ng mga players, guys. Kung sino yung pumatay, ano yung weapons na ginamit, at kung saan or saan place na ganap yung crime. Then, shuffle the remaining characters. I-shuffle natin, guys. And room cards together and deal them all out among the players. It doesn't matter if some players have more cards than the others. So, yung the rest, guys, ito yung tatlo. Yung naiwan dito, guys, we need to shuffle it together. So, for example, we have like 3 players on the game. Kasi boring to, guys, kapag dalawa lang, so parang masasolve mo agad-agad yung mystery. Mas maraming player, mas mahirap masolve yung mystery, mas magiging enjoy yung paglalaro. So, ganyan, i-distribute mo lang siya. For example, 3 players. So, ito na yung card ng isang player. Ito na yung card ng another player. And then, ito na yung card ng another player. And then, the next one, guys, is tier 1 sheet from the detective notebook for each player. So, for 3 players, mag-tier ka ng sheet, guys, in each player. Tapos, each player will have their own, like, itong detective sheet. And then, you'll need to get a pen. So, ito, kumuha ka ng pen nyo, guys. Kaya ito, may tatlo kasi may dalawang pencils at isang ball pen. Tapos, yung number 8 naman, guys, is secretly loop at your cards and mark off the suspect's weapons and rooms on your sheet. They cannot be in the envelope. Keep your sheet and your cards secret. So, ito guys, ito na masisimula yung game. So, titingnan mo yung card mo. So, for example, this is my card. So, my card, it has a rope, it has Mrs. Peacock, it has kitchen, it has Cole Mustards, Cole or Colonel, whatever, and it has a hall, and it has library in it. So, ito lahat, guys, ito. I-X mo to dito sa yung sheet. Ayan. Kung ano yung nasa dito, i-X mo to. Ibig sabihin, kapag nandito sa card mo, guys, ibig sabihin, wala siya dito. So, ayun, i-X mo siya. So, out of your choices na yung mga taong ito. So, now, let's talk on how you can win this game, guys. So, how to win? Solve the murder. Move from room to room making suggestions for who, with, what, and where. Other players show you a card if they have one. Once you think you've solved it, make your one accusations. Then peek inside the envelope to see if you're right. If you're wrong, you're out of the game, so be sure. Dito na yung magsustart yung fun dice ng game. You move your dice, di ba may dice kayo guys? So itong dice na gagamitin nyo, like i-roll nyo yan, dyan sa gameboard nyo, and then you will like step on each block. So for example guys, I have here, itong si Mrs. Peacock. So, i-roll ko muna yung dice, guys. And then, you add both numbers. So, this one is 4 and this one is 6. And then, you will step on the box. Ikaw yung pipili, guys, kung saan box mo gustong mag-step. Pwedeng ganyan, pwedeng pa-side, but bawal diagonal. So, this one is 6. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan, gusto ko dyan. Pero hindi pa ako nakapasok kasi kulang pa, diba? So, mag-roll na naman yung other player. At kapag ganito yung na-roll mo, guys, this is equivalent to 1. So, 1 plus 4, this is 5. For example, ito yung sa isang player. So, since 5 to, guys, so mag-move siya ng 5. 1, 2, 3, 4, 5. And then, since nakakuha siya ng ganito, yung magnifying dito sa dice, so bubunot siya ng isang clue. At yung clue, guys, challenge! So, for example, ito yung clue. Dinner is served. Anyone holding the dining room card must reveal it and leave it face up in front of them. Ito yung mga clue, guys. So, sabi dito, kung sino daw yung nakakuha ng dining room na card, i-reveal niya. So, itong card na to, may dining room siya, guys. So, i-reveal niya to. So, parang ganon. So, other players, all players, you will crush out the dining room. Kasi very impossible na nandito yung dining room. So, ito yung magiging clue, di ba? So, wala na yung dining room, guys. Option nyo kung saan ginawa yung crime. Ganon. So, for example, si Professor Plump, guys, nakapasok siya dito sa room. So, dito sa room, guys, gagawa ka ng suggestions or accusations. So, you can make your accusation straight after making a suggestion. You do not have to roll the dice again or be in the room you're going to name, but you can only make your accusations on your turn. But you can only make one accusation in a game. So, be sure you know. So, for example, I accuse Mrs. Peacock
with a rope. Ito yung weapon na parang hula-hula mo guys, na parang ito yung ginamit sa pagpatay ng slip. So I accuse Mrs. Peacock with a weapon in the room, for example, conservatory or ganon. Then you secretly look inside the envelope. Then are all three cards you name in the envelope. So kapag tama yung accusation nyo guys, kapag tama yung hula nyo na si Mrs. Peacock nga at saka rope yung ginamit, at dito nangyari sa ano ba yung place na ginamit ko, for example, dito nangyari sa billiard, kapag tiningnan nyo guys, at check lahat ng accusations mo, so ikaw na yung panalo sa game. But if wrong guys, you will be out on the game. So dapat isang beses ka lang magagawa ng accusation. So make sure na sure at bonggang-bonggang correct na yung accusations na ginawa mo. So if you won, congratulations, you solved the murder mystery. Show everyone the three guards. Kapag nanalo ka guys, i-open mo to tapos ipakita mo sa lahat. But if you did not win, carefully put the cards back in the envelope. Make sure no one sees them. So dapat ikaw lang titingin guys ha. Kapag mali yung nahula mo guys, ibalik mo yung cards dito. And then you can't take any more turns, but you must show cards when you need to at other players' suggestion. So even though guys, out ka na, magsasuggest ka pa rin dun sa players to. By the way, suggestion means guys, for example, nandito ka sa isang room, di ba? Tapos magigess ka, sabihin mo, Mr. Plum killed the victim using the rope in the conservatory. Kapag dito, kapag nakapasok ka sa room ng conservatory, guys, yung player na nasa left side mo, guys, magpapakita siya ng isang clue doon sa sinabi mo. So, for example, you say conservatory, tapos nasa kanya yung card na conservatory doon sa left side, so papakita niya yung conservatory. So, it means, guys, na hindi conservatory or walang conservatory dito. So, you mark your, like, detective sheet with X. Ganun. Yung player lang na nasa left side, guys, ha, yun lang yung magbibigay ng suggestion. So, hindi pwedeng both, like, right and left. So, isa lang yung nasa left lang. So, yun lang, guys. First summary, guys. Itong game na to is para siyang sudoku. Alam niyo ba yung sudoku? Yung parang mag-number-number ka, then you will align it kung dito ba yung number 1 or dito ba yung number 2, yung ganun. Kasi you will, like, put X mark kapag hindi ito yung suspect, hindi ito yung weapon, hindi ito yung place. Tapos, kapag sure na ka, guys, huhula ka, and then kapag tama yung hula mo, guys, ikaw yung nanalo, at kapag mali naman, you will still continue the game, but hindi ka na pwedeng mag-roll ng dice, hindi ka na pwedeng mag-move ng character mo. You will just be there, like, looking on the rest of your opponents and then giving aid. Like, for example, magpapakita ka ng left na card kapag needed ng player na yun. So, yun lang, guys. So, for my final thoughts, yung hindi ko lang nagustuhan sa product na to, guys, is yung mga miniature na tao, diba? Sabi ko, it looks so parang hindi matibay. So, yun lang naman yung concern ko. The dice is good, it looks so classy, tapos malaki naman siya, so makikita din siya. So, okay naman, and the board game, I don't have any problem with it, guys. At yung concern ko, isa pa, is sana nilagyan nila ng pens, or ball pens, pencils, or erasers para magamit, diba? Kasi essential siya sa pag-play ng games na to. By the way, guys, we purchased this one sa Robinson and it cost, I think, $1,299. So, for that price, guys, it is indeed pricey. Actually, hindi lang ako bumili nito. Half kami ng boyfriend ko because this is our anniversary gift. Aww. So far, okay naman tong board game na to, guys. Hindi naman ako nagsisi nung binili namin to. Actually, pagkatapos nga namin bilhin to, parang nag-usap kami ng boyfriend ko na we should start collecting, like, board games. So, thank you so much for watching, guys. Hope you like this video. This is very good, guys, kapag naglalaro indoors for family bonding during rainy days or whatever. So, ayun na nga. Don't forget to like this video and subscribe to my channel. Bye-bye!